Kung ganito ba naman kaganda ang lugar na aking lalakaran araw-araw, hinding-hindi talaga ako magsasawang pasyalan ito. Hello guys, kumusta mga kabisda? Ang lugar na ito ay napakalapit lamang mula sa aming tirahan. Kaya naman kahit araw-arawin ko pang pumunta dito ay okay lang pagkatapos ng trabaho. Napakaganda ng lugar, napakalinis at sariwang-sariwa ang hangin dito. Kaya naman ito ang pinakapaborito kong pasyalan malapit sa amin. Itong nilalakaran ngayon ng inyong kabisdak ay bahagi lamang ng Cantigny Park. At tulad ng sabi ko noon, kahit saan ka dito magpunta, talagang mapapawaw ka na lang sa nagagandahang mga tanawin dito sa Cantigny Park. At alam nyo guys mga kabisdak, habang ako'y naglalakad, pakiramdam ko nasa hardin ako ng napakalaking kaharian na punong-puno ng nagagandahang mga tanawin. Ayan guys, so mga kabisdak, may pugad. Hindi ko alam pugad ba yan ng ibon o ng squirrel. Patuloy lang tayo sa paglakad. Kung inyong mapapansin, walang katao-tao dahil tulad ng sabi ko, pagkatapos ng trabaho, dumiretso na kami dito ni Guapo. Kaya naman, ang mga tao ay nasa kani-kanilang mga trabaho. So, iilan lamang ang nandito at syempre napakaaga pa kaya mamaya-maya pa ang mga mamamasyal. Tamang-tama talaga ang pagdating namin dito. Malayang-malaya akong makapag-video nang hindi ko kailangang iiwas ang camera. Marahil napaisip kayo kung bakit may oras pa kaming mamasyal pagkatapos ng trabaho. Kasi po ay madaling araw ang umpisa ng trabaho namin ni Guapo. Sabay kaming papasok at syempre sabay din kaming uuwi. Kaya naman isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi ako nagpatuloy na magturo dito sa USA kahit ako naman ay may lisensya na magturo sa public high school. Kasi nga guys mga kabisdak, napakasarap din sa pakiramdam na sabay kayong papasok ng asawa mo at syempre sabay na rin sa pag-uwi. O diba, isang gastusan lang, isang biyahian lang. At dahil hindi pa marunong mag-drive inyong kabisdak at hindi ko alam kung talagang matututo ako dahil duwag na duwag ang inyong kabisdak pagdating sa pagda-drive. O diba, mas convenient para sa akin. At isa pa sa mga dahilan guys mga kabista kung bakit hindi ko ipinagpatuloy ang pagtuturo dito kahit ako naman ay lisensyado na magturo sapagkat nung natanggap ako bilang teacher dito sa isa sa mga school districts sa Illinois, siya namang pagdating ng aking promotion sa aking trabaho. At syempre mas pinili ng inyong kabisdak ang promotion dahil mas malaki ang aking sasahurin. Syempre bilang teacher dyan sa atin sa Pinas ay namiss ko talaga ang pagtuturo dahil yun yung profession ko eh. Kaya naman, kumuha ako ng lisensya dito sa pagtuturo. Kaya lang guys mga kabisdak, nung araw na natanggap ako bilang isang teacher dito sa public high school sa isa sa mga school districts sa Illinois, siya namang araw na nakatanggap ako ng offer letter mula sa akin trabaho bilang inputs auditor or info agent. Kaya naman, sa totoo lang guys mga kabisdak, nung una talagang nalilito ako kung saan ba talaga ako magtatrabaho bilang pagtuturo na siya namang aking profession o dito sa aking trabaho na kasama ko si Guapo. Dumating sa puntong kailangan ko na talagang magdesisyon kung tanggapin ko ba ang offer letter o magpatuloy sa pagtuturo. At syempre dumating na sa basihan kung magkano ba ang matatanggap kong sweldo. Syempre mas pinili ko dito sa trabaho dahil mas malaki ang kikitain ko. Bukod pa doon ang overtime. At pagdating naman sa benefits, lahat naman ng benefits ay meron kami. At syempre, kasama ko si Guapong papasok sa trabaho at kasama ko rin si Guapong uuwi galing trabaho. Kaya naman, lahat ng pagkakataon ay meron ang inyong kabisdak na makapamasyal sa mga lugar na napakagandang pasyalan katulad dito sa Cantigny Park. O ayan guys mga kabisdak, gustong-gusto nyo rin bang mamasyal sa ganito kagandang lugar? O unsa pa inyong langayan guys mga kabisdak, dali manglaag na ta!